Pinagpala-araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Maka-blessed ngayong araw po ito, mag-upload po tayo ng full house tour sa ating project po sa Hacienda Royal. Actually, itong house tour po na ito noong January pa po siya. Ayan, pasensya na po, medyo late po yung uploads po natin since halos sabay-sabay po yung mga projects po natin na na-open. At salamat po sa Diyos at sa Kanya po lahat ng kapurihan at patuloy po yung pagpapala po niya sa buong team po ng Blessed Builders. At maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta, sa lahat po ng mga nagtitiwala sa Blessed Builders. Na maraming maraming salamat po at sa Diyos po lahat ng pasasalamat at kapurihan sa lahat po ng mga blessing na kaloob po niya sa atin. At ngayong araw po ito, nais po natin batiin yung mga client po natin, si Ma'am Lorna and Sir Joseph na nasa US po. Sila po yung owner po ng project po na ito. Actually, di po muna namin sila na meet personally, pero salamat po na nagtiwala po kayo sa Blessed Builders and hopefully po pag-uwi po sa Pinas, mamit po namin sila personally. And itong bahay po, itong retirement home po nila. Yan. So sama-sama po tayong manood ng ating full house tour. Yan yung mga details po, ipapakita na lang po natin sa mismong vlog. At before po tayo magsimula, nice ko lang po i-share yung napakagandang verse sa Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 8. Ang sabi po dito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Alam niyo po, lahat po ng mga pagpapalang meron po tayo ngayon, galing po yan lahat sa Diyos. At hindi po tayo pinagpapala ng wala pong dahilan. Tayo po ipinagpapala, ang sabi po dito, upang sumagana po tayo sa mabubuting gawa. Ayan, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Mga blessed, nandito po tayo ngayon sa project po natin sa may Hacienda Royal. Okay na po yung layout, na okay na po yung palibot ng bahay, pati po yung partition. Nasa may parking area po tayo ngayon. Yan, dito po kasi magiging parking area, tapos padiretso po doon. Open space po niyan yung doon. Tapos ito po yung magiging sala po niyan. Sala, tapos rooms po yung mga doon. Tapos ito po yung kitchen. Kitchen at saka yung dining. Bali, open concept po yung dito niyan. Tapos ito pong area na to, garden po niyan yung dito. Nandito naman po ako ngayon sa may right side po ng bahay. Yan, kung naharap po tayo, ito po yung pinaka right side po ng bahay. Meron po tayong setback po niyan dito. Nasa more than 2 meters po yung setback po natin dito. Tapos dito naman po sa harapan, 3 meters po yung pinaka-setback po natin. Ayan, so nakapag-buhos na po tayo ng mga ng footing. Ayan, nakatayo na rin po yung mga poste po natin. Ongoing na po yung paglalagay po ng biga po. Ayan, tie beam po dito sa ibaba, paikot po. Ayan, meron po tayong tie beam dito. Bali, finish flooring po natin yan is dito pa lang po siya. Pero ngayon po yung mga poste po natin sa bahay, ayan, nakatayo na po. Tapos naka-asinta na po. Pag-start na po tayo mag-asinta dito sa may harapan. Pasok lang po ako. Yan, bali, inasa pinaka harapan po tayo ng bahay niyan. Yan, itong portion po na to, ito po yung pinaka main entrance po natin. Tapos pagpasok po, yan, pagpasok po dito, ito po yung magiging sala po niyan. Yan, yun pong may partition po dito, yung area po na yun, yun po yung magiging kitchen po natin. Yan, nasa mismong harapan po tayo ng bahay niyan. Itong area na to, yan po yung magiging sala, tapos ito po yung magiging rooms po natin, master's bedroom. Tapos yun pong portion na yun, dito sa may kulay blue po na blue sack. Yan po yung magiging balcony po natin. Parking at saka may balcony po sa itaas.
Tumo tayo sa loob para makita natin yung progress. Tuloy-tuloy po yung asintahan po dito. Ayan, lumampas na po sila sa mga window. Ano, lumitaw na po yung mga window po natin. Ayan, sa may portion po na to, ito po yung parking po natin. Ayan, diretso po yan hanggang doon sa may dulo. Ayan, kung check po natin, pahaba po yan. So, naka-open po yan hanggang dito. Sa may entrance po natin, kahit na tatlong sasakyan po. Ayan, tatlong SUV, kakasya po dyan. Isa dito, pangalawa, tapos yung pangatlo, yung dito. Bali, naka-diretso po yung parking po natin. Pero yung naka-cover na portion po is yung portion lang po dito, sa may bandang harapan. Po yung naka-cover, tapos yung itaas po niya, yun po yung magiging balcony po natin sa may taas. Mga ka-blessed, nandito naman po tayo ngayon sa site po natin sa Hacienda Real. Yan, check po natin yung progress dito. Start po tayo dito sa may side ng bahay para makita po natin yung structure dito sa may right side. Yan, unti-unti na pong lumilitaw yung pong itsura ng bahay. Yan o. Kasi nasa part na po tayo ng beam sa itaas. Yan, atras po ko dito para makita nyo. Yan o. Yan, tapos after po ng plastering, nakasabay na rin po yan yung mga nagro-roofing po natin. Yan, mag-transition na po tayo sa roofing stage. Yan, kasabay na po yung pagpapalitada po sa mga walls po natin. Yan, atras lang po ako para makita nyo po yung forma ng bahay. Mga ka-blessed, nandito naman po tayo ngayon sa side po natin sa may Hacienda Real. Yan, mag-check po tayo ng update ngayon. Date po ngayon, October 11. Yan, dito po muna tayo sa may side po ng bahay. Yan, may mga portion na po tayo na masilyahan. Tapos ongoing na po yung pag-roofing po natin. Tapos sinabay na po natin yung finishing, pati po yung pagbabakod. Yan, nakabakod rin po yan yung dito. May portion po na concrete, tapos yung sa may itaas na part po, grills po yung ilalagay po natin dito para mas presko pa rin po yung bahay. Hindi siya totally naka-cover ng concrete. So lalagyan po natin siya ng grills sa may itaas na portion. So atras po ako para makita niyo po yung progress dito. Yan o. Ongoing na po yung roofing natin. Ayan, so once na nalatagan na po yan, nalatagan na po ng mga yero, ayan, tuloy-tuloy na po yung pagmamasilya po natin kasi yung plastering po okay na. Ayan, ongoing na po yung pag-finish po ng bakod po natin. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan, may mga group po yung mga walls po natin sa may side para magkaroon po siya ng accent. Tapos yung sa itas na portion po, ayan yung sa itas po, puro grills po niyan. Grills po yung paikot. Tapos yung roofing po natin okay na. Actually nag-spandrel na po sila. Ayan, naglalagay na rin po sila ng mga gutter saka flashing, nag-start po sila sa likod. Yan, papunta po niyan sa may harapan. Yung parang kulay po ng mga flashing and gutter po natin, kulay dark gray. Yan, tapos yung spandrel po natin, kulay white. Yan, tapos yan po yung view ng bahay sa may harapan. Yan, bali dalawang portion po siya. Isang portion po dito, medyo nakababa po yung roof niya. Tapos yung sa may kabilang portion, nakataas naman po siya, naka-elevate po siya. Nandito po ako ngayon sa may pinaka right side po ng bahay. Yan, pati po yung spandrel po natin. Nalagyan na po. Lapit lang ako. Yan, yung mga spandrel po natin. Yan, kulay puti. Kulay white po. Tapos yung gutter po natin, kulay dark gray. Yan, so yan po yung design po ng bakod po natin. Meron po siyang groove. Tapos nalagay po tayo ng grills dito. Yan, check po natin sa may harapan. Yan, kita na po yung ano, yung view ng bahay. Nandito na rin po yung ano, yung DNR. Yan, ini-inspect na po nila yung puno na puputulin. Ayan, dami pong requirements. Nakapag-submit na po kami ng requirements. Ngayon po ina-inspect na. So by next week, lalabas na po yung permit para po makat po natin yung
yung puno. Nasa ganun po, mabuhusan na po yung slab po natin. Actually, naiwan po siya. Ayan, hindi po muna nabuhusan. Ayan, mga ka-blessed, nandito naman po tayo ngayon sa site po natin, sa Hacienda Real. Ayan, start na po yung pagpe-prepare po ng mga walls dito. Ayan, nakapag-start na po sila dito sa may gilid. Ayan, na masilihan na, nalihan na rin po. Ayan, tapos ito pong portion na to. Ayan, itong wall na to. Ayan, ano po yan, naka-embose po yung mga groove niya. Kasi may ibang kulay po yung dito. Wala pa pong final. Pag-usapan pa po namin ni Tita Lorna niyan kung ano yung magiging exterior paint po ng bahay. Tapos, na-prepare na po yan. Ayan, for exterior paint na po niya yung dito. Ayan, makinis na yung walls po natin. Ayan, tapos yung permit po pala natin dito from DENR. Ayan, nag-message na po sila kahapon. So, nakuha na po namin today. Ayan, yung permit po para po makat po natin yung puno natin dito, yung mahogany. Ayan, para mabuhusan na po yung slab po natin. And ongoing na po yung finishing natin dito. Ayan, start po tayo dito po sa may gilid ng bahay. Ano, makinis na po yung mga walls po natin. Ayan, nakaprepare na po yan para po sa finishing, pati po yung mga walls po natin sa mga bakod. Ayan, prepare na rin po yung grills po natin. Na-check po natin yung dito sa may likuran. Ayan, napakaluwang pa po ng space. Napakaluwang po ng space dito sa gilid. Para sa ano? Para sa garden. Ayan, tapos nakapaglagay po tayo ng tiles po dito. Parang rock tile po siya. Pero yung sukat po niyan ay 60 by 60. Ito pong parang stone tile dito. Sa may corner. Ayan, tapos meron po tayong wood tile dito na kulay choco brown. Ayan, dito na po tayo sa may bandang harapan para makita niyo po yung full view po ng bahay. Tras po ako dito. Ayan. Ito po yung view natin sa may harapan. Naglagay din po tayo ng wood tile dito sa part po na to. Ayan, para magkaroon po ng accent po yung bakod po natin. Pati po yung spiral stair po natin. Ayan, konti na lang. Matatapos na po yung spiral stairs po natin. Punta po muna tayo dito sa may parking. Ayan, ito po yung parking area po natin. Bari, one car parking po siya. Yung haba po niya nasa 6 meters. Tapos tong wall po na to, masasaraduhan din po yan. Same po dun sa may kabila. Para po hindi po nababasa yung sasakyan kapag po umuulan. Yan, tiles po natin dito is nasa 20 by 100. Ang sukat po niya. Yan. And tapos ito po yung tile na ginamit po natin sa may pinaka harapan po ng bahay para magkaroon po ng accent yung wall po natin. Yan, close up po lang po para makita niyo siya. Yan o. Yung texture po niya parang natural stone, pero yan po 60 by 60 po yung gamit po natin. Marami na pong 60 by 60 na tiles ngayon na yung design po niya is parang natural rock. And once na na-install na po siya, ano, nagbe-blend po siya sa mismong bahay. Ngayon, mga ka-blessed, nandito naman po tayo ngayon sa site po natin sa Hacienda Real. Ayan, nasa finishing na po tayo. Konti na lang po. Siguro in 2 weeks time. Ayan, 2 weeks time. Turnover na po natin yung project po natin dito. Ayan, parang kailan lang po. Ayan, bakante pa po yung lupa po natin dito. Pero ngayon, ayan na po. Nandiyan na po yung bahay.
Konting finishing touch na lang po kasi nandiyan na po yung mga indoor installer po natin, yung window installer. Dyan na po sila. So, na-install na. Ayan, siguro yung next vlog po natin dito. Ano na? For house tour. Ayan, so, na-clear na po natin yung halaman dito. Ginagawa na po natin yung rampa. Rampa na sasakyan. Tapos, ano pa makulang? Konting masilyan lang dito. Tapos, yung gate na din. Ayan, pipinturahan na lang for finishing. Nagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Yan mga ka-blessed, ngayong araw po ito, mag-house tour po tayo sa ating project dito po sa may Hacienda Royal Subdivision sa may San Fernando, Pampanga. Yan sa mga client po natin na nasa US po. Yan si Ma'am Lorna and Sir Joseph. Yan, binabati po namin kayo. Maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders. And di pa po namin sila na-meet in person. Actually, nagbe-video call lang po kami. Nagsisend lang po kami ng update. Yan, through Messenger. At salamat po sa pagtitiwala niyo po sa Blessed Builders. Hopefully po, yan, ma-meet po namin sila pag naka-uwi na po sila sa Pilipinas. Siguro po, hindi ko po alam. Pero anytime this year lang ko po uuwi po sila. Yan, para po ipabless po yung bahay. Yan, maraming salamat po ulit. At ngayong araw po ito, yan, simulan na po natin yung house tour. Magsimula po tayo sa total lot area. Yung pong total lot area po nila, more or less, nasa 250 plus square meters. Yung pong pinaka frontage po natin, yan, simula po dun. Dito po sa may balcony po natin. Dito po sa main gate, simula po dun hanggang dito po sa gilid, nasa 17 meters. Tapos punta po tayo dito sa may gilid para makita niyo rin po siya. Ayan, sa may gilid naman po. Ayan, sa may gilid po ng lot. Ayan, yung total haba po nito is nasa 15 meters. Ayan, so 17 po yung frontage. Sa 15 meters naman po yung nasa gilid. Ayan, so pasok po tayo sa bahay para masimulan na po natin yung house tour natin. Ayan mga ka-blessed, nasa likuran ko naman po yung pinaka main gate po natin. So doon po yung pedestrian gate, ito naman po yung pinaka main gate po natin. So pasok po tayo, yung po palang gate ng mga client po natin, pina-upgrade po nila. Ayan, supposedly yung pong standard po natin is swing gate. Pero ito po, sliding gate po yung pinalagay po ng mga client po natin. Ayan, so pagpasok po natin, ito po yung magiging parking area po natin. Ayan, papansin niyo po, meron po tayong space pahaba para just in case po, in the future, gusto po nilang ipa-extend yung parking area po nila. Ayan, pero meron pa po tayong space dito. Ayan, dito naman po, sa may left side ko, ito po yung access po natin papunta po sa frontage po ng bahay. Ayan, sige po, pasok po tayo dito. Pakita ko lang po yung pinaka space po ng bahay, paikot. Ayan, yung space po natin dito sa may frontage is nasa 3 meters po. Ayan, yan po yung required na setback po sa subdivision. And then dito po sa may gilid, ayan, nag 2.3 po yung pinaka-setback po natin dito. Ano sa ganun po, meron pa po tayong enough space. Ayan, dito po sa gilid. Bali, single detached po yung project po natin dito. Ayan, from our terrace, ayan, hindi po ganun kalawa yung terrace po natin, pero this will just be enough po para i-cover po natin yung pinaka-main door po natin. So sige po, pasok po tayo sa loob.
Kaya mga kablessed, upon entry po sa bahay, yan yung makikita po natin agad is yung pinaka-living area po natin. So, dito po niya ipupwesto yung mga sofa natin, and then dito po yung pinaka-TV wall. And ito po yung design po ng bahay na ito is it's an open concept design. So yan, i-switch ko lang po yung view ng camera para makita niyo po yung view pagpasok niyo po sa main door. Yan mga ka-blessed, yan po yung view na makikita po natin upon entry po sa bahay. So dito po yung living area, dito po niyan yung dining area po natin, and then yung po formal kitchen po natin is nandito siya. Yan. And then, kung papansin niyo po, mga ka-blessed, meron po tayong side door dito po sa may side na to. So, this is a sliding door po na nirequest po ng client po natin. Ayan. So, yung sliding door po na to, it will lead us papunta po kanina sa may garahe natin. Door po. Ayan, from our provision for lanay, punta naman po tayo dito sa may likuran. Pakita ko po sa inyo yung dirty kitchen po natin. Ayan, so na-request po ng client po natin na magaring po sila ng dirty kitchen dito. Ayan, so pakita ko lang po yung space natin. Ayan. Very ample pa po yung space po natin. Ayan, pati po sa may likuran. Ayan, pinaka-space po natin na setback dito is nasa 2.5 meters. Yung pong setback natin. And then, ito pong door na to. It's a outdoor bathroom. Ayan, pakita ko na po since nandito na po tayo. Yung pinaka-banyo po nila sa labas. Ayan, so pakita ko lang po yung space. Ayan, natras po ako dito. Ayan, para makita po natin yung space natin. Ayan, so na-request po ng client po natin. Gusto daw po nila, meron po silang outdoor banyo. Naka-blessed from our back door. Ayan, pumunta naman po tayo sa mga rooms. Ayan. Dito po yung rooms natin. Meron po tayong hallway dito. Tapos yung pong apat na bedroom, nandito po siya. So start po tayo dito sa may bedroom 1. Yan, so bedroom 1, pakita ko lang po yung space para magka-idea po kayo kung gano'n po siya kaluwang. Yan, mamaya ako na po ipapakita kung ano po yung dimension po nung bedroom po na to. Bedroom 1, and then proceed po tayo sa bedroom 2. Dito naman po yung bedroom 2. Ayan. Ito po yung space po natin. Hindi po siya ganun kaluwang, pero it's ideal na po for a single bed. And then from our bedroom 2, punta po tayo sa bedroom 3. So, ayan. So, ito po yung pinaka-bedroom 3 po natin. Then after po ng bedroom 3 po natin, proceed po tayo sa ating master's bedroom. Master's bedroom, dito naman po siya sa may side na to. Yan, so ito po yung space natin for our master's bedroom. Bedroom po natin, meron po tayong banyo.
Yan, pasok po ako dito. Yan, so ito po yung space po natin. Yan, from our master's bedroom, yung banyo po ng master's bedroom po natin, proceed naman po tayo sa pinaka-common CR. Yan, so dito lang po, yung common CR po natin. And mas maluwang po yung dito. Yan, so kahit na yung space po natin, hindi po siya ganun kalaki, pero nakapaglagay po tayo ng bathtub, request po ng client po natin, yung po shower area po natin, nandito siya, and then yung sink and cabinet at saka yung toilet, dito po siya sa may left side. Blessed, after po ng house tour po natin, kasama ako sa video, i-house tour naman po natin siya gamit po yung camera natin para po ma-explain po in full details kung ano po yung mga materials na ginamit po natin sa bahay po na to. Yan mga ka-blessed, mag-video naman po tayo gamit po yung camera po natin para ma-explain ko po in full details yung mga ginamit po nating materials. Yan, so pakita ko lang po yung pinaka-front view po ng bahay. Mababasa ninyo po, parang nagmukhang mahaba po yung bahay. Yung po kasing orientation po ng lot po natin, pahaba po siya. Yan, lengthwise. Kaya po, nagmukha po siya mahaba. Yan, yung nabanggit ko po kanina, yung pang frontage po niya nasa 17 meters. Yan, 17 meters. Tapos yung sa may side po niya, pakita ko lang po. Mas makita niyo po yung full view dito sa may gilid. Medyo marami pa nga lang pong kalat kasi hindi pa natapos yung paglilinis dito. Yan. Ito po yung side po natin yan. So, nasa 15 meters yung portion po dito. Yan. Tapos, mamaya po, akyat po tayo sa balcony. Yan. Para makita po natin yung view doon. Medyo mainit nga lang po dahil tanghali po ngayon. Yan. Last 12. Yan. So, ito po yung front gate po natin. Tapos, yung mga ginamit po natin kulay. Kulay white. Gumamit po tayo ng smoke gray. Tapos, gumamit po tayo ng seal gray. Yan. Sa mga gate po natin, tapos sa stair po natin, kulay silver gray po siya. And then dito naman po sa wall po natin, gumamit po tayo ng 20x100 na wood tile. Yan po yung mga ginamit po natin, medyo dark brown po yung kulay. And sa wall naman po natin, yung mga poste po puti, yung pong grills po natin, kulay silver gray, then smoke gray po yung mga walls po natin. Yan, punta po tayo dito sa may side para makita po natin yung view ng bahay dito po sa may kabilang side. Yan, dito naman po sa side ng wall po natin, ganun din, kulay puti po yung poste, tapos kulay smoke gray po yung walls po natin. Yan, so pasok po tayo para ma-explain ko po in full details yung mga materials na ginamit po natin dito. Ayan, sa ano po pala, sa mga flashing po natin, tsaka sa gutter po natin, dark gray po yung kulay na ginamit po natin dito, yung mga spandrel po natin, kulay puti. Ayan, dito na lang po tayo dumaan sa may sliding. Yan. So yung parking po natin, yan yung finish po natin dito is naka-spandrel din po. Yan o, kulay puti rin. Tapos yung mga walls na ginamit po natin sa bahay, start po tayo dito sa may gilid. Yan, kulay smoke gray po to. Tapos kulay white. Yan, yung mga canopies po natin, yung mga poste po natin, kulay puti. Yan, tapos yung mga windows po natin, gumamit po tayo ng reflective blue na sliding window. Tapos yung framing po niya is kulay puti. Yan, dito naman po sa harapan, sa terrace po natin, yan, gumamit po tayo ng mga tubular po dito. Yan, kulay chocolate brown naman po yung kulay. And then yung mga tiles po natin dito, yan, kulay gray naman po. Punta po tayo dito sa may harapan po ng bahay.
Yan, dito naman po, kung na-check nyo po yung kulay po nito, burger brown po yung kulay niya. Burger brown, tapos smoke gray, and then seal gray po yung sa itaas. Yan. Tapos naglagay rin po tayo ng mga wall lamp dito para mas maliwanag po siya kapag gabi. Yan. And then dito naman po sa wall po natin dito, naglagay po tayo ng wood accent. So, ganun din po yung pong wood tile po dito. Same po na ginamit po natin sa may harapan. Bali, yung sukat po niya is nasa 20 by 100. Yan, hanggang ceiling po siya, from floor to ceiling. And then, ito naman pong mga tiles dito. Yan, sukat po niya is 60 by 60 na rack tile design. Yung mga nilagay po natin dito sa portion po na to. At dito po sa may kabilang portion. Yan. So, rack tile din po siya from floor up to ceiling. Yan. Tapos, itong portion po na to, yan, kulay choco brown naman po siya. So, nagay po tayo na accent dito. Medyo naka-embossed po yun dito. Yan. Yung portion po na to, yan, naka-embossed po siya. Yan. Tapos, may mga groove po tayo. So, kulay chocolate brown. Yan. Tapos, pumunta po tayo ngayon sa may likuran po ng bahay. Yan. Sa likuran part, dito po ginamit po natin na smoke gray. Yan. Tapos may mga naglagay lang po tayo ng mga linings dyan sa itaas para hindi po maging plain yung wall po natin. And then ito po yung pinaka dirty kitchen po. Yan. Tapos meron po tayong polycarbonate na roofing po dito. Yan, dito po sa subdivision, hindi pwedeng isagad yung polycarb hanggang dito sa gilid. Meron kailangan po, meron pa rin po at least 1 meter na setback yung roofing po natin dito. Kaya hanggang dito lang po yung pwede natin ilagay. So, dirty kitchen. Yan, meron po tayong faucet dito. Merong sink. Tapos meron po tayong saksakan. Tapos ito naman po yung outdoor bathroom po natin. Yan, sa outdoor bathroom, sindihan ko lang po yung ilaw. Yan. Sa outdoor bathroom po natin, nagpa-request po yung mga client po natin ng urinal. Tapos meron po tayong, ayan, cabinet. Ayan, may kasama na pong mirror. Then yung usual na ginagamit po natin sa mga toilet, yung mga modern toilet po natin. Ayan, kasama na po. And then yung pong shower po natin, yan, naka-upgrade na rin po siya. And may nakaabang na rin pong mga saksakan para po sa heater, kung magpapalagay po ng heater yung mga client po natin. Then yung mga tiles na ginamit po natin dito is 60 by 60 na kulay puti. Tapos yung flooring po natin, kulay gray naman. Yan, punta po tayo ngayon sa dito po sa may gilid, papunta po sa may parking. Yan, ito naman po yung area po natin. Pwedeng gawing garden, pwedeng gawing lanai in the future. Dahil ito po yung side door po natin. Side door. Kanina mamaya mapapakita po natin yan. So, pasok na po tayo sa loob. Yan, ito po, ito po yung pinaka main door po natin yan. Bali, yung main door po natin, these are solid mahogany door. Yung pong design po niya. Yan, solid door. Tapos yung groove po niya, vertical groove po yung design po niya. Yan, tapos yung mga doorknob po natin, stainless po yung mga ginamit po natin. Yan, tapos meron po tayong extra lock dito. Yan, so pagpasok po sa bahay, yan, open concept po siya. So dito po yung living area. Tapos yung dining po niya, dito po siya. And then doon na po yung kitchen. Yan, open concept. And then ito pong sliding door po natin dito sa may side. This is a solid mahogany door din po. Yan, same design po ng mga ng main door po natin. Yan. Yan, pag binuksan po natin. Yan. Yan po yung access po natin papunta po sa may labas. Yan, tapos dito naman po sa kitchen area po natin. Naglagay din po tayo ng wood tile accent dito.
Yan. Same po ng wood talaga ginamit po natin sa labas. So, 20 by 100. And then, meron po tayong bar counter dito. Yung po ginamit po natin mga tiles is 60 by 60 na kulay white. And then, yung pong faucet po natin sa kitchen. Yan, upgraded po siya. Yan, ganyan po siya. Tapos, kulay white po yung countertop po natin. Nagpa-install na rin po ng range hood yung client po natin. Yung pong stove po natin, yan, di pa dumating. Pero flat stove po yung ilalagay po natin dito. Tapos sa may back door naman po, yan, solid mahogany door din po yung nilagay po natin dito. Yan. So after po ng kitchen po natin, yan, punta lang po ako dito sa may back door para makita niyo po yung view po niya. So kitchen, dining, tapos na po yung living area. Yan, tapos itong hallway po na to, yan, hallway po yan papunta po sa mga rooms po natin. Bali, apat na bedroom po yung nandito. So punta po tayo sa first bedroom. Yan. Bedroom 1. Tapos bedroom 2. Dito naman po siya. And then dito po sa bedroom 3. That's my master's bedroom. Tapos diretso na po tayo dito sa may banyo po ng ating master's bedroom. Yan, pina-upgrade na po ng client po natin yan, yung pong cabinet para po sa bathroom. Yan po tayong bidet kasama na. Yan, yung toilet. Tapos yung shower po natin, pina-upgrade na rin po natin. Tapos yung mga tiles na ginamit po natin, same po. Lahat po ng banyo po natin, ganyan po yung design ng tiles. Kulay white, tapos kulay gray po yung flooring po natin. Yan, tapos sa common CR naman po. Yan, sa common CR natin, nagpa-add lang po ng bathtub. Yung pong client po natin. Yan. Tapos, shower upgrades. So, same po. Same po yung mga ginagamit po nating materials dito sa lahat po ng mga banyo po natin. Even yung mga toilets po natin. Yan, ganyan po yung mga design na ginagamit po natin. Yan, tapos sa mga tiles naman po. Yan. Balik po ako sa may sala. Yung tiles na ginamit po natin dito, lahat po ng flooring sa mga kwarto, yan, sa living, sa dining, yan, ganyan po yung design po niya. 60 by 60 na kulay light gray po. Yan, isa po sa mga pinaka choice po ng mga clients po natin, even sa mga past project po natin, is yung ganitong klase po ng tiles. Ang ganda po kasi yan tingnan. Dahil abstract po yung pattern po niya, yan, nagmumukhang natural stone po yung design po niya. Yan, 60 by 60. Tapos yung pong interior color po pala natin, kung papansin niyo po, parang white lang po siya. Pero yung kulay po niya is tinge of gray. One of the most requested kulay din po yan sa mga interior po natin. Tinge of gray. Yan, ito po yung white. Yan, ito po yung tinge of gray. Lightest color po ng kulay gray. And tapos po, i-check po natin yung balcony po natin sa may taas. Ayan, akyat po tayo dito sa may spiral stairs po natin. Ayan, so ito po yung pinaka space po ng balcony po natin. Ayan, space dito. Ayan, pagtitignan po natin yung dito. Ayan. Ayan po yung space kanina. Ayan po yung side door po natin. Sliding door. Ayan, tapos ito naman po yung view natin sa harapan. Ayan o. Maganda pong tumambay dito kapag umaga. Saka po kapag po gabi. Ayan. Meron din po pala tayong ilaw dito. Hindi palang nalagay. Ilaw dito. Tapos meron po tayong ilaw din dito. Para pa, kahit na nandito po sila ng gabi, maliwanag pa rin po siya.
Mga ka-blessed, maraming salamat po sa pagsama po sa amin sa ating full house tour. At before po tayo matapos, mag-recap lamang po tayo kung ano po yung specification po ng bahay. Yung pong lot area po niya is nasa 250 plus square meters. Yung pong floor area naman po natin is nasa 150 square meters. Meron po tayong apat na bedrooms. Meron po tatlong banyo. Meron po tayong balcony. Meron po tayong one-car parking. May dirty kitchen din po. And meron po tayong porch. Ayan, sa mga nagtatanong po kung magkano po yung total cost po ng project po natin, mag-message lamang po kayo sa ating pong page, sa ating Blessed Builders page, para po ma-assist po namin kayo. Again, maraming salamat po sa mga client po natin na nagtiwala po sa Blessed Builders. Ayan, maraming salamat po Ma'am Lorna and Sir Joseph sa pagtitiwala niyo po sa Blessed Builders. And sa Diyos po lahat ng kapurihan na naman po yung mga nagawa po namin dito. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagtrabaho, sa lahat po ng mga nagsakripisyo sa pagtatrabaho po sa bahay po na ito, sa project po na ito, at sa Diyos po lahat ng kapurihan. And maraming salamat po for tuning in sa ating po vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.